lalong lumakas at posibleng maging isang severe tropical storm ang bagyong Marce. Habang lumalapit sa kalupaan, ang posibleng daanan, mga lugar na unang sinalantaan ang bagyong Christine at Leon. Nakatutok si Maris Umali. Hindi pa man tuluyang nakakahinga na maluwag ang mga sinalanta ng bagyong Christine at Leon, heto't nagbabanta na naman ang ngayon tropical storm ng si Marce. Kung ikukumpara ang track ng bagyong Marce sa naging pagkilos ng bagyong Christine at bagyong Leon, extreme northern o northern Luzon din ang tutumbukin nito. Ang bagyong Christine naglandfall sa Isabela at tinawid ang northern Luzon, habang dumikit naman sa Batanes ang bagyong Leon saka naglandfall sa Taiwan. Magkaiba man ang direksyon, pareho itong nagpaulan sa maraming probinsya sa norte, gaya sa Cagayan Valley, Cordillera at Ilocos Region. Kaya ngayon pala pinag-iingat na sila dahil batay sa latest track, posibleng tumbukin ang bagyong Marce ang Babuyan Islands, pero pwede ring bumaba bandang Cagayan o Isabela. Sa area of probability o area of uncertainty, maaaring mahagip din ng trough o buntot ng bagyo ang ilang bahagi ng Central Luzon, gaya ng naranasan din noong bagyong Christine at Leon. Inaabisuhan ang ating mga kababayan na patuloy na maging alerto at mag-antabay, lalo't posible para bumagal si Marce at lumakas din at maging isang severe tropical storm bukas at kinagabihan o sa Miyerkules na umaga, ay pwede para itong umabot sa typhoon category. Posible namang umabot daw sa signal number 4 ang bagyo. Kapag mabagal ito ng malapit, so may posible nga rin naman na mas maramdaman yung mga lakas ng hangin at mga lakas ng mga pag-ulan. May kita nga rin natin dito sa may track ni Marce na halos yung dadaanan niyang area ay sa gitna ni Leon at ni Christine. Kaya yung mga areas na naapektuhan nung previous sa dalawang bagyo, kailangan pa nga rin nating maghanda. Di lang ulan at hangin. Posible rin daw magdulot si Marce ng storm surge o daluyong at malalaking alon sa dagat. Naka-alerto naman daw ang mga lokal na pamahalaan sa panibagong bagyo. All the local government units have been mobilized. They've been informed of the evacuation steps to take. Handa na rin ang mga evacuation center maliban sa Batangas na hindi pa rin nakaka-uwi ang maraming sinalanta ng bagyong Christine. Para sa GMA Integrated News, Maris Umali, nakatutok, 24 oras.